ngayon po ay magluluto tayo ng tuna dynamite. Ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Uumpisahan natin sa pag-aalis ng buto ng ating mga sili. Hihiwain lang natin to ng pahaba para maibukan natin at matanggal yung nasa loob. Ngayon naman, tatanggalan na natin ng buto yung ating sili. Gumamit po ako ng kutsarita para makayod yung buto at saka yung puting part ng ating sili. Yan, make sure natatanggalin din natin yung kulay puti kasi medyo mapait siya pag niluto. Ito na po yung ating sili na natanggalan ng buto. Kung gusto nyo pong mabawasan yung anghang ng ating sili, ibabad lang po sa tubig bago lagyan ng palaman. Lalagyan na natin ngayon ng palaman itong ating sili. So yan, gumamit po ako ng corn tuna at cheese as filling natin. Pwede po kayong gumamit ng ibang palaman gaya ng giniling na manok or baboy. Nasa inyo po. Ito na yung mga sili na nilagyan natin ng palaman. Ngayon naman, ibabalot natin siya sa lumpia wrapper. So yan, ipofold lang natin dun sa part ng ating tangkay. Saka natin isisecure dun sa kabilang dulo para hindi lumabas yung cheese pag natunaw. Saka natin iro-roll at isisil gamit ang water. Pwede po kayong gumamit ng egg white para dumikit agad yung sa egg wrapper natin. Pag nabalot na natin, saka natin ipiprito. Sa pagpiprito, kailangan mainit na yung ating mantika bago ilagay yung dynamite. So ngayon ipiprito na natin yung ating tuna dynamite. And ipiprito lang natin to ng mga ilang minuto hanggang sa maging golden brown. Once na maging golden brown na yung ating tuna dynamite, pwede na natin humuin. Bali, ilalagay lang natin sa strainer or sa paper towels para mawala yung excess oil niya. So, eto na yung ating tuna dynamite. Titikman na natin. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming recipe. Huwag nyo pong kakalimutan na i-like at i-share yung aming mga videos at mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel para makita nyo agad yung mga bagong recipe na i-upload namin. Maraming salamat po sa panonood and happy cooking!